ng tukso si Jolly Ann dahil sa kanyang malaking braso. Sinasabi po nila, bakit may isaw ka sa braso? Bakit yung bituka mo nasa braso? Pero makalipas ang mahigit isang taon, kamusta naman kaya ang mabigat na pasanin ni Jolly Ann? Almost a year po, ito na po yung operation ng fistula. Huyat at pagod ang kalaban ni Jolly Ann sa pagtatrabaho bilang sales lady. Nag-work po ako sa mall 10 years na. Dating ko dito sa bahay, kung hindi 12:30 a.m. po, mga 1 a.m. Doble kaya si Jolly Ann sa trabaho para suportahan ang pamilya. Nakuha namin tong bahay, pag-aral ko yung mga kapatid ko, nabayaran namin yung mga utang nung nagkasakit yung papa ko kasi cancer po pinamatay ni papa. Kalaunay, ikinasal si Jolly Ann at matapos ang isang taon, nalaman niyang siya ay buntis. Dito siya nagsimulang makaranas ng madalas na pananakit ng ulo. Ipinagwalang bahala niya ito sa pag-aakalang sintomas ito ng pagbubuntis. Nag-start lang po yung sakit ng ulo ko siguro po August, mga ganun po, ng 2018. Akala ko po vertigo, baka sa pagod, tsaka traffic. Nagpa-check po ako kasi sobrang sakit na po lagi. To the point na sumusuka na ako pag sumasakit yung ulo ko. Nagpakonsulta si Jolly Ann sa tatlong ospital, pero lahat iisa raw ang resulta. Pagka-check po ng blood, dun po nila nakita yung creatinine ko, 1,250. Sobrang taas na po. Ang normal crea lang is 90. Ano ba yung crea? Sabi niya, hindi ka na normal. Marami ka ng lason sa katawan. Baka umakyat na yung lason sa utak mo. Kailangan mo na magpa-dialysis. Months na ang pasyente ay nagkaroon ng sintomas, on top of that na tumataas yung creatinine niya, that is more than 1, pwede siyang madayalis. Dahil dito, hindi na ilalabas ni Jolly Ann ang waste sa kanyang katawan. Hirap huminga dahil kasi nagkakaroon na ng congestion yung kanyang baga, no, napupuno ng tubig kasi nga hindi na siya nasasala. Hindi nakakaihi ng tama. Naiipon ang waste products. So, number 2 is uremic. Uremia siya, no? Hindi nasasala ang waste products sa katawan. So, ibig sabihin, ito yung mga sumusuka. Sumasakit ang tiyan, sumasakit yung ulo, namamanas. Nalaman na lamang ni Jolly Ann, may stage 5 chronic kidney disease na pala siya. Parang akala ko, tuloy-tuloy na yung okay lahat. Biglang isang iglap, nabubura. Nawala lahat. Pader na biglang natumba. Ganun yung feeling ko. Ayon sa mga pag-aaral, malaking bagay daw para sa pagkakaroon ng kidney malfunction ang ating lifestyle at eating habits. At dito nga po sa Pilipinas, ang nangungunang dahilan niyan ay ang pagkakaroon ng diabetes at hypertension. Function kasi ng bato natin is magsala ng mga dumi sa katawan na lumalabas sa ihi. So, pag ikaw ay may chronic kidney disease, ito yung sinasabi natin na nasira na yung iyong bato. No? Meron kang dalawang bato, so hindi na niya nagagawa yung kanyang function sa katawan. Dahil sa kalagayan, apektado ang pagbubuntis ni Jolly Ann. Nung nalaman namin na may CKD nga ako, ayoko sana magpa-dialysis. Kaso nga po, namatay yung bata. Parang nalason. Down na down talaga po ako. Parang gusto ko na nga pong bumigay nun eh. Ayoko na talaga. Hindi na po ako nakakatayo. Yung dito ko po nag-lock na. Nag-collapse na po ako. Pa-stroke na po. Dahil sa lasong pumasok sa katawan, 3 buwan lamang ang itinagal ng bata sa kanyang sinapupunan. At kinailangan siyang tubuhan sa liig para sa emergency dialysis. Kailangan kabitan si Jolly Ann ng fistula para maging daluyan ng dialysis. Ito ay bridge lang supposedly. Ibig sabihin, ina-advise natin na pag ikaw madialysis na, malagyan ka ng access, di ba, ng fistula. Pero dapat hindi ka dyan magtagal eh. Kasi ang gusto mong mangyari, ma-transplant ka. Hirap na sa kondisyon, bumaba rin ang kumpiyansa niya sa sarili. Lumaki po yung insecure ko sa lahat. Dumating po ako sa point na ayoko lumabas. Ayoko.
may taong nakatingin sa akin. Kasi feeling ko po pag nakatingin sila sa akin, pinag-uusapan nila ako, pinagtatawanan nila ako, o kung ano man sinasabi nila. Lalabas ako, naka-jacket ako. As in, balot na balot ako, ayoko nakikita nila ako. Ang ugat kasi sa kanyang braso, umumbok at namaga. Ayon kay Dr. Arlene Duque, isang vascular and transplant surgeon, ang pamamaga ay dahil sa dami ng tusok sa liig ni Jolly Ann. Hindi siya dahil sa basta lang sa nagkamali ang tusok. Ano. Meron talagang reason na tawag natin doon beginning na central vein stenosis, no? Yung maraming tusok sa liig. Kaya ka nagkakaroon ng aneurysm, no, sa kamay. Pag pinanggal mo kasi yung catheter, nagpe-peklat siya eh. Peklat siya, pwede niya sarahan yung ugat na pinagdaanan ng catheter. So, kumikipot yon. So, imaginein mo, pag kumipot yon, pag bumalik ang dugo, pabalik sa puso, hindi siya talaga nakakabalik totally sa puso, no? Naiipot siya. Nagkakaroon ng pressure, lumalaki yung fistula. Sa ngayon, patuloy pa rin lumalaban sa sakit na CKD si Jolly Ann. Pero, bumubuti na raw ang kanyang kondisyon. Ngayon po, medyo gumaan po, parang naging okay din po yung hemoglobin ko. Tapos, hindi na po ako masyado hingal. Nakakakilos na po ng maayos. Sa ngayon po, tuloy-tuloy pa din po yung dialysis ko 3 times a week. Kasi po, lifetime na po yung dialysis. Laking pasasalamat ni Jolly Ann sa mga tumulong sa kanya matapos siyang maipalaba sa aming programa. Bali po, may mga tumulong po after ko ma-feature po na sa TV na ano po yun po, na-operahan ako. By September po, last year, na-operahan na po. Almost 1 month po ako sa NKTI kasi po, may mga test pa po, tsaka mababa yung hemoglobin ko. Inayos pa po nila bago nila ako operahan. Si Jolly Ann, sumailalim sa ligation para tanggalin ang namagang uga. Tumagal daw ang operasyon ng halos kalahating araw. Almost a year po, ito na po yung operation ng fistula. Bali po, wala na po yung parang sawa sa braso ko. Bali, 4 po siya na-cut. Ligit po yung ginawa sa kanya. Hiniwa po, tapos tinanggal po yung namumuong dugo at saka mga laman na nagbara po sa ugat. Kaya po siya lumaki. Tapos pinatay na rin po yung ecchymosis dito para po hindi na siya lumaki ulit. Kung mapapansin niyo po, may malaki pa rin po ako dito. Bali, ito po, hindi na po sinama sa operation kasi po, malapit po siya sa heart ko. Kaya, in-stay na lang po nila na ganyan, pero patay na po siya. Tumaan na po yung parang kilos ko, nakakakilos na po ako ng maayos, nakakalinis ng bahay. Gumaan po talaga yung kilos ko, yung parang pakiramdam ko, naging maayos po. At para naman makatulong sa kanyang habang buhay na gamutan, nagtayo si Jolly Ann ng sarili niyang small food business. O ngayon po, kahit maghapon po ako nagtitinda, o di kaya po mga ilang oras ako nakatayo, hindi ako napapagod. Mas okay po yung ganito. Parang feeling ko po normal ako. Hindi rin daw sumusuko si Jolly Ann sa pag-asang makahanap siya ng kidney donor. Sa mga kapwa ko, si KD, mawawala ng pag-asa. Talagang minsan, talagang down tayo. Lalo na kapag dumadaan tayo sa crisis financially. Pero kung titignan po natin yung brighter side na okay na mabuhay tayo, mas masarap, gigising pa tayo, kasama natin yung pamilya natin, masa stay positive lang, laban lang.